Ayan, hello mga kabuyoy. Ayan, dito na naman ako. Ayan, matagal tayong nawala. Tagal akong hindi nakapag-vlog. And this video mga kabuyoy is magre-reaction video ako. Ito, hindi to siya masaya mga kabuyoy. Hindi talaga, promise. Actually, yung napanood ko tong video na to, nag-decide talaga ako na gawin siya ng reaction video para magbigay ko rin yung opinion ko. And then yung, kasi nahawa ako sa video na to, hindi talaga siya nakakatuwa. And then, ayun, na-sad ako sa video to. And then, ito, magtatandang aral din to sa atin tong video na to. Sa mga dog lover and then yung mga nag-aalaga pa lang ng aso. Kasi dito biro ang nangyari na to. So gusto kong panoorin muna natin ng sabay-sabay, ipapanood ko sa inyo dyan. Tapos pagkatapos ng video na to, bibigyan ko siya ng aking opinion, magre-react ako kung ano yung tama or mali na nangyari dito sa actual na video na to. And then ayun, nakakasad talaga siya mga kapuyoy. And then, ayun na, start na tayo. And then, keep on watching. And then, thank you. Nakita naman natin kung ano yung talagang nangyari, di ba? Napanood natin siya ng buo. Ayan. Kung mapapansin nyo, si ate naglalakad lang siya that time. And then, lumabas yung
merong isang bahay na bukas yung pinto tapos biglang lumabas yung aso. Ako na alarma talaga ako sa ano, ginawa nung aso. And then kawawa talaga si ate. Kasi talagang ano eh, talagang dinamba siya ng aso, wala siyang kamalay-malay na ganun. Sobra akong na ano, naiyak ako kasi ano, habang pinapanood, inuulit-ulit ko siyang panoorin. And then naawa ako kay ate sobra. Sobra akong naawa kasi hindi biro 'yun, babae si ate. Isipin natin kung bata pa 'yun. Like example lang ha, example lang kung bata pa 'yun. Walang kalaban-laban. Kung si ate nga walang kalaban-laban that time eh. Kung bata pa kaya. Ito lang ang masasabi ko, lalo na dun sa tao. Yung dinadamba na si ate, mas lalong nadurog yung puso ko kasi meron namang tao na nakakita na may kotse. Kung mapapansin natin yung kotse, inintuan siya ng kotse, nakita ng kotse. Pero sobra akong nasaktan kasi minto yung kotse. Pero hindi siya tinulungan, 'di ba? Hinintuan niya pero alam mo yung point na pwede ka namang tumulong. Yung nandun ka na sa actual pero hindi ka tumulong. Ang sakit lang sa pakiramdam na. Nayaan niya lang si ate. Hindi ko sukat akalain na may ganitong tao na kaya niyang tiisin kung ano man siya, Pilipino man siya o ano, sobrang nakakahiya. Para sa akin na, real talk lang tayo. Dapat tayong mga Pilipino nagtutulungan. Hindi yung inaano natin yung ano. Naawa ko kay ate. Tapos, yung kotse hindi man lang siya tinulungan. Alam mo kung sino ka man? Nako. Wala akong masabi pero sobrang sakit ng ginawa mo na yun. Hindi mo man lang tinulungan si ate kahit nakita mo na din sa actual na ano na, na pangyayari. Kawawa si ate. Hindi niya man lang tinulungan. Tapos ito pa, yung pangalawa, proud ako doon sa doon sa tao na tumulong, yung nakakita doon sa ano. Proud ako doon sa kuya kung sino ka man, yung kotse na talagang nilabas niya yung kotse niya doon sa pinto para tulungan si ate. Tinulungan niya si ate sa pamamaraan na alam niya. Alam mo yon, yung feeling na ganun na ang sarap sa pakiramdam kasi nang tutulungan ka. Ang sarap tumulong, alam natin yon. Yung time na yon, huminto yung mundo ko, sabi ko, ang saya sa pakiramdam kasi may tao pa rin na kahit inano siya ng iba, hindi siya tinulungan ng iba, nakamit niya pa rin yung pagtulong ng ibang tao. Nakakatuwa. Sobrang proud ako. Saludo ako dun kay kuya na talagang nilabas niya yung kotse niya tapos talagang kulang na banggain niya yung aso. So proud kuya. And then, ano, di ako makamupunt dun sa tao hindi tumulong. Sobrang nakakasikip ng dibdib. Tapos doon naman sa may-ari ng aso. Sorry to say this. Napaka ano mo kung sino ka man o sino man kayo yung nag-aalaga ng aso. Napaka ano niyo po. Hindi ko alam kung anong exact pero nangigigil ako na hindi ko maintindihan pero napaka-irresponsible niyo. Ganun. Kasi unang-una sa lahat, aso nyo yun. Ako po, may aso rin ako. Pero yung aso ko, tayo na nag-aalaga ng aso, alam natin kung anong ugali ng aso natin. Lalo na kung ito ay nangangagat or ano. Alam natin. So dapat alam natin kung yun ay nangangagat or hindi, or nandadamba ng tao. Na ano ako doon, talagang nagigigil ako na hindi ko malaman. Kasi, okay, tinali nyo or ano man ginawa nyo doon sa aso. Ay nakulong, nakawala sa kulungan kung may kulungan man yun. Pero bakit kasi nakabukas yung gate? Diba?
hindi ko maintindihan, may aso kayo na ganun, pero hindi nyo alam kung tama ba yung ano, tama ba yun na may alam kayo na aso nyo na ganun yung ano niya, behavior niya, pero hindi nyo binabantayan. Napaka ano, napaka mali po nun. Sobrang mali para sa akin. Sobrang mali na may aso ka tapos hahayaan mo lang or ano. Hindi naman sa hinayaan nyo, pero kitang kita doon sa video na nakabukas yung gate. Yun man lang sana, kung may aso kayo na ganun yung behavior, sana yung gate man lang nang hindi siya makalabas. Kasi kung sa inyo yun mangyari or sa family nyo, part ng family nyo, hindi maganda. Hindi maganda rin yung magiging reaction nyo, di ba? Kasi ang hirap eh. Ang hirap ng ganun eh. Ang sakit sa ulo. Alam nyo, napaiyak ako yung napanood ko yung video nito. Hindi ko alam kung ano. Kasi naawa ako dun kay ate. Naawa ako. At alam natin na yung ganitong ano na to, pagkakamali na to, dapat bigyan ng hustisya. Okay? Sabihin na nating aso to, pero tayo na nag-aalaga ng aso, lalo na't may breed to, meron siyang breed, kung ano man to siya, askal man to siya or ano, may breed pa rin siya, may responsibilidad niyo pa rin to. So ibig sabihin, may batas na ano talaga, may batas to. So good luck, and then sa susunod sana wag namang ganito. Wag namang hayaan na lang yung ano or isawa lang bahala natin yung mga bagay na. Kasi nakakasakit tayo ng iba eh. 'Di ba? Hindi natin alam kung ano. Ay. So, yun lang ang masasabi ko, and then sa mga dog lover, tandaan natin, pag ang aso natin ay isang hindi maganda ang behavior niya sa ibang ano, sa ibang tao, mas mabutihin na lang natin na ikulong ito or itali ganito, yung hindi, yung alam natin na safe, yung hindi siya makakasakit ng ibang tao. Kasi kung sa iba, sa atin 'to mangyari or iba yung ano, alam natin kung ano yung magiging reaction natin or ano yung magiging sasabihin natin. So yun ang aking reaction video. Ito yung aking reaction ng ano. So I hope makarating 'to sa ano, and then tingnan nyo kung ano yung nangyari kay Ate. Ilalagay ko diyan kung ano yung nangyari kay Ate pagkatapos ng pagpapabayaan. Kasi pagpapabaya ang tawag sa ganito. Okay, hindi po ito maganda. And then, hindi rin po ako natutuwa bilang small YouTuber or ano man. Hindi ako sikat or ano, pero syempre lahat tayo may karapatan, lahat tayo may ano, may kanya-kanyang opinion about sa ganitong reaction. So yun lang. And then thank you so much. Sana magtandang aral to sa akin. And then disclaimer, this is a reaction video po. And then lahat tayo may karapatan na magsalita. And then itama yung mali. And then ilagay natin yun sa sila, meron silang mali, dapat ilagay nila yun sa tama. At pagbayaran. Yun lang. And then thank you. At yun lang mga kabuyoy. Dito na to nagtatapos ang ating reaction video. Alam niyo naman, hindi nakakatuwa ang ating video ngayon. Kung nakita niyo, talaga yung actual video. Ayan, nagugulol ako. Pasensya na. Nanggigigil kasi ako na ano, talagang naubos yung luha ko. Kasi hindi ko akalain na mangyayari yon or ano. So, and then, thank you so much mga kabuyoy. Ayan, and then, ayan, welcome back to me. Sa aking mga kapatid dito sa YouTube. Maraming salamat. Bye. Keep in safe and stay at home.